Ano yan? Yes! At last, natanggal din. Satisfying. Yung puso ko. Wala, para siyang straw. I think ano yan? Spaghetti? Hello guys! Welcome back again to my channel. It's Michelle! And today is reaction day. And ang i-react natin today is, nakita ko to sa YouTube, is yung compilation ng removal of foreign body stuck from your ears or kahit sa ang parte ng katawan. Compilation siya. So tingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga bagay na na-i-stuck sa mga butas. Butas ng ating katawan. For example, sa tenga, sa ilong, or... And, yeah, tingnan natin kung mapapanood natin. Ay, tingnan natin yung mga compilation na ginawa nila. As usual, saan ba natin siya papanoorin ko di sa YouTube lang naman. And, kung ayaw niyo yung mga ganitong video, yung reaction video, is meron naman ako mga video na ginawa na ibang topic na makikita nyo sa aking channel. So, meron ako ditong playlist. Is it, check nyo lang yung playlist ko kung gusto nyo panoorin yung mga ibang videos ko. And, meron din ako mga ibang, teka, commercial. Meron din ako mga ibang reaction video na nagawa na kung gusto nyo rin or kung curious din kayo mapanood is nasa description lang din siya or nasa playlist lang din siya. And oo nga pala, kung hindi ka pa naman nakaka-subscribe sa aking channel is don't forget to click yung subscribe button. Libre lang naman po siya. And yeah, panoorin na natin to at wag na natin patagalin pa dahil curious din ako kung ano-ano ba yung mga nakakabara sa ating mga butas. Okay, let's start this one. It said foreign body removal and extraction from ear canal. So, ito naman is mga bagay na naka-stuck sa ating tenga. It is a mystery plastic object daw. So, ano kaya yung mystery plastic object? Usually kasi, yung mga ganyan is sa mga bata. Alam niyo naman, ang mga bata kasi curious sa ating... Yung mga bata kasi, usually, curious sila sa katawan, sa mga bagay-bagay. So, may tendency na may mga bagay silang nalalagay sa mga butas, sa tenga, sa ilong. That is already a earwax removal. Meron din akong ganyan na reaction video, guys, na earwax removal. I think ilalagay ko na lang yun sa yung link dito sa taas. Kung gusto nyo siyang mapanood, usually kasi minsan, ano din eh, no? Alam nyo yung mga insekto, pumapasok din sila sa tenga natin. Pero, usually, hindi naman sila tumatagal na mabubuhay sa loob ng tenga natin. What is that? La, para siyang straw. I think ano yan? Spaghetti? Ano yun? Para siyang ano? Tube? Tubo? Usually, alam niyo din kasi yung mga oldies, kapag meron silang hearing problem, minsan merong tubo na nakalabas for, alam niyo yun, sa hearing aid. Pero ito ano kaya to? Hindi ba niya yan nasaramdaman? Lah! Siguro noodles. Para nga siyang plastic. Ala, para siguro siyang ano, shavings. Alam niyo yung, minsan kasi yung mga plastic kapag ano, nagiging matagal siya, nagiging brittle and lumiliit, hindi mo alam kung pumapasok na ba siya sa tenga mo or sa ilong mo, di ba? Nasisingot mo na siya. Kakaiba. Para siyang ano, para siyang ang tawag dito, pasta. Ito naman may mga buhok-buhok pa eh, no? kung ano yan, earwax na barado, hindi ka na magtataka kung earwax yang yan. Pero if something in there, hala, ano yun? Siguro ano yan? Oh? Ano yun? Ay, alam niyo yung parang ano, parte ng earphone, ayan o, yung ganyan. Nakakatakot naman yan. Kaya minsan yung mga ganito, yung mga ano, ganito, ano matawag dito sa earphone or sa earbuds? Lo, oh.
Parang ano nga siya. Ala. Tama nga ako. Yung ano siya, yung plastic na ganito ng earbuds. Kaya kailangan, guys, huwag nyo masyadong isusuksok sa tenga nyo kasi pag nabara yan, ako, pupunta talaga kayo sa doktor para maalis. Lo. Oh, the same. Yung ano ng earphone. You see yung plastic silicone ng earphone. Lo. Natanggal na yung bakal. Alo. Naging inflame yung kanyang ano ear drums. Nakita nyo? What's that? Alo. Cotton buds? Oh, para siyang may pupa eh. Ala, parang may itlog ng ano, something in sa ilalim ng tenga niya. Tingnan nyo, nakadikit na siya dun sa eardrums nyo. Kaya, kailangan talaga. Ala, ano yun? Parang may puhok-puhok. Parang may buhok. Tingnan nyo, pag nadikit siya sa ear drum nyo, may inflame siya. Cotton buds! Yee, hello, nakakatakot talaga ang cotton buds. Kaya dapat yung cotton buds dun lang sa labas ng tenga nyo, guys. Hello. Tingnan nyo, grabe. I'm sure, alam nyo yung mga gumagawa ng ganyan, yung mga niro-roll nyo na homemade na cotton bud. Hindi siya yung typically na cotton buds na binibili nyo. Yung hindi natatanggal sa tip. Oh, tignan nyo, linis ng kanyang tenga. Nakakaano rin siya, panoodin, no? I wonder yung mga doktor, kung ano-ano na kaya siguro nakita nila na bagay na... Ano yan? Lo, ang dami naman. Para siyang, alam nyo yung... yan? Plastic. Ano yun? Hindi niya ba napapansin o hindi niya nararamdaman yun? O siguro bata to. Pag bata kasi talaga. Tingnan niyo naman ang dami. Parang hindi, alam niyo yung bata kasi. Kung ano yung maisipan niyang gawin na ipasok niya yan dyan sa tenga niya, is gagawin niya yon, no? Kaya kailangan lagi niyang babantayan ng mga chikiting dahil may tendency na ganun yung gawin nila. Tignan niyo, ang dami. Siyempre, hindi naman niya naaray hanggat hindi pa niya nararamdaman na masakit. Alam niyo yun, tapos dun mo lang malalaman, no? Na ang dami na pala sa loob. Kasi ang bata, lagay lang yan ng lagay kung gustuhin yan. And then, kapag nararamdaman niya ng masakit, dun niya lang sasabihin. Of course, dun mo lang din malalaman na meron siyang nakabara sa tenga niya, no? Ganun kasi yung mga chikiting. Curiosity. And dahil dyan, while nanunood ng tinatanggal sa tenga, umuwi na muna tayo ng coffee. Ang tibay na sigura. Masarap ang kape kapag mainit. Tingnan nyo. Para siyang alam niya yung laruan. Ala, ang dami. Katakot din siya, no? Pag ganyan pa naman na klase na ano, na maliit na bagay nasa loob ng tenga mo, hindi mo siya makukuha basta-basta ng sarili nyo lang sa loob ng bahay nyo eh. Like yung kung mayroon kang chani or tweezer, talagang kailangan mong pumunta sa ENT dahil sila yung mismo merong instrument na kayang pumasok dun sa kailaliman ng tenga mo. Ang dami, no? Kaloka. Ilang piraso kaya yung nagkasya sa tenga niya na yan? Ito naman. Oh yeah, earbuds. Usually nga, earbuds yung nai-stuck sa tenga natin. Oh.
Kapag hindi mo pa naman yun, ano, naku, may infect yung tenga mo, magkakaroon ka ng otitis media. And masakit yun. Alam niyo ba, pag meron kayong otitis media or something na infect yung tenga nyo, masakit talaga siya. Masakit din siya kagaya ng sakit ng ipin. Kasi parang yung ulo mo, sumasakit din siya. Lahat ng parte ng pisngi mo, kunyari, dito yung masakit. Masakit din yung buong ganito mo. Alam mo, masakit talaga siya. Hello. Hilain mo na. Oh. Oh, amuin mo yan. Next, ito naman is, oh, plastic beads. Kaya sa mga bata kasi, huwag niyong bibigyan ng maliliit na bagay. Accidentally kasi nilang nasusubo, nalalagay sa kung saan man. Lo. Parang ano eh, no? Holen. Kawawa naman din. Magkaka-problema pa siya niyan sa pandinig. Pwedeng maapektuhan. Buti isang piraso lang. Hello. Usually talaga mga plastic eh, no? Alam mo yung... Yeah, paulit-ulit lang din ako. Plastic ng ganito nga sa earbuds. Tanggalin mo. You see, oh. Halata talagang matagal na yun sa tenga niya. Kasi tignan nyo, oh. Pero parang ang dami sa loob. Huwag mo sabihin na ano ah, may earbuds din siya sa tenga na na-stuck. Yes! At last, natanggal din. Tignan nyo. Satisfying. Yung puso ko. Actually, hindi lang yan. Alam mo, sobrang marami pa kayong mapapanood sa YouTube na mga ganyan na baraduhan sa tenga or sa ilong ng mga kung ano-anong mga bagay. Kaya, yan lang muna yung pinanood natin. And, kalamihan talaga ng mga ang problema talaga is yung ganito, no? Yung plastic dito sa ating tenga, yan yung ganyan. Yan yung isa sa mga bumabara sa ano natin, tenga. So, yeah! Natapos din natin siyang panoorin. And kung curious kayo sa mga iba ko pang nagawang mga reaction videos, meron naman akong playlist ng reaction videos na pwede niyong panoorin. Gumagawa ko ng mga ganyang reaction videos sa channel ko. So, yeah! Yun lang naman ang ating pinanood for today. And kung nagustuhan mo man yung aking video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe if you want to. And kita-kita tayo ulit sa mga susunod nating video. Mag-ingat kayo na huwag pasukan ng kung ano-ano yung tenga ninyo at yung ilong ninyo. Yun lang! Kita-kita tayo sa mga susunod nating mga video. Ingat kayo lagi! Bye!